my YouTube channel. It's me again, Sarami FC. Don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa aking mga new posts. And please follow my Instagram page and Epi page. So for today, it's trivia time! Kasi medyo masakit pa yung aking tonsillitis. Kaya nga, hindi ako makapag-how to make twins, diba? So, yun ang inaabangan nyo. Pero, sooner or later, siguro makakapag-vlog na din ako ng maayos. But today, it's trivia time. So, nandito kayo kasi curious kayo. I know, curious kayo kung kailan nga ba kayo magme-menopause. So, syempre, ang mga viewers lang ito is mga only girls. So, paano nyo malalaman kung kayo ay magme-menopause na? Napakadali! Diba? Napakadali. Kasi bibigyan ko kayo ng isang constant number. Yes, constant number. Sa aming pinag-aralan, kung dapat tanda mo lang kung kailan ang taon na ikaw ay nag-first ng mens. So, tanda mo pa ba? O baka panahon ng kupong-kupong pa yan? So, hindi na natin makikwenta kapag hindi mo alam. So, ito, makikita nyo dito sa aking example. So ako guys, nagsimula ako mag-mens when I was 11 years old. So kayo, tanda nyo pa ba? Paano pa ba ng kupong-kupong yan? So ako, tanda ko pa nga yung date eh. It's November 16. Pero nalimut ko rin taon. Basta ako 11 years old lang ako nun. So I'll give you the constant number. It's plus 37. So, yan. Yan ang sa studies nila, kung paano nila nare-range or na-average ko kung kailan ka mag-menopause na. So, ako, 11 plus 37 is equals to 48. So, kapag 48 na ako, pwedeng hindi yan mismo, pwedeng 47 or 46, 47, 48, 49, 50. With those age, pwede kong mag-menopause. So, yun ang aking ang sikreto. Hindi yung sikreto, pinag-aaralan nyo namin. So, sana nag-enjoy kayo sa aking trivia and don't forget to subscribe and like my page. So, abangan aking next trivia. Bye-bye!